Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, gagawa ulit tayo ang sit ng vlog kasi at saka mga kamay, kaninang hapon, hindi ko alam sa ano, basta dito sa Santa Cruz or kung saan man kayo, baka dito kayo, nandito kayo sa ano, sa bandang Laguna, ang lakas ng kulog. So, nakakatakot kanina, parang man, ano, alam mo yun, may nagbo-bowling. Parang tulad sa na-experience ko sa Bukana dati na grabe, ang kulog tsaka may kidlat pa. So, dito lang, malakas lang yung kulog pero walang kidlat. So, parang pumuputok-putok siya, parang ano ba, chicharon. So, anyways mga kamay, meron lang tayong ano, pag-uusapan. Siyempre, ito, isa to mga kamay. Hindi ko nabanggit kanina sa, ano, sa vlog ko. So, may nasigaso ko mga kamay. Gumawa ko ng affidavit of loss. So, dun sa, ano, kasi meron akong, ano, lisensya, driver's license, kaso lang, hindi ko alam kung saan ko ba na, ano, na, ano, nailagay. So, na-misplace, in short. So, kasi kung alam ko, hindi alam ko kung saan ko kukunin. So, at hindi ko na rin alam, kasi tinanong ako kung professional non-prop. So, hindi ko rin alam, at hindi ko masagot dun sa notary, ano, dun sa pinag-notaryuhan ko. So, kaya, parang naka-libit blank lang. So, anyways, kaya ako kumukuha nito, baka may pagkakataon, syempre. Maraming pagkakataon mga kami na pag may driver's license ka, lalo na sa motor kasi yun talagang ano ko, pinaka-target ko yung ano lang, maging uno. Kung mapagbibigyan ng DOS sa 4 wheels, okay lang din kasi para pang abang. So, kasi meron tayong ano, food cart, di ba? Nakita nyo naman po. So, ako, yung food cart na yan, naka-stay put lang po yan dyan. Kasi inuunti-unti ko yung mga may kasi yung pag-i-business kasi natin mga may is hindi po siya biro at hindi siya yung in just one snap. Kahit na meron akong plano dito, hindi siya pwedeng i-execute ng basta-basta para yung parang ayaw kasi pa mga kami na barabara kasi dumating na ako sa punto ng ganyan, nagbarabara ako na hindi ko siya pinag-isipan o meron man siyang plano tapos bigla ko siya in-execute. Ang output is mahirap mga may. Mahirap siya ano, in the long run. So, ganun siya. So, kumbaga, charge to experience na natutunan natin. So, nag-mature tayo. So, kahit na nandyan lang siya, hindi po yan na nababaliwala. So, one at a time, kumbaga. So, kasi ang target ko talaga niyan sa pagkapagawa is June talaga. So, kasi mag-iipon ako kasi ayaw ko kasi na merong ano, yung parang maano yung budget. So yun, napadali lang siya kasi syempre may mga tao na ano na tumulong sa atin. So kaya sobrang thank you talaga sa mga taong yun kasi syempre I am very grateful sa mga taong yan. So yeah, ano, kumbaga for the rest of our life sobrang ano, papasalamatan ko talaga. So kaya kumbaga itong ano, itong full guard nito is hindi siya para sa akin kahit hindi pa siya nag-operate is pwede itong ano, life changing. So pwede magano kasi I am very optimistic when it comes sa ano, sa lahat ng bagay sa ano, sa buhay. So kahit na naghihirap tayo mga may, so good lang, so good mga may. Ibig sabihin din naman so good na ano, kumbaga so good nang slowly but surely. So yun siya. So, yun. Tsaka, isi-ship natin mga may. Kasi, nanood ako ng ano, napanood ko yung vlog ni John Riot. So, naano ko ang sarili ko sa kanya. Yung parang, naano ba, na parang, na, nakaka-relate ako. Kasi, sipin nyo mga may, medyo ginibap nyo yung ano, yung Negros. Di ba, may ano doon, may views talaga siya, naka-establish siya ng channel. Bigla siyang, dumating sa point na nakapag-design siya, siguro, nag-usap sila ng misis niya na, bumalik sa Maynila kasi mahirap nga naman talaga mga kami na sobrang ano, hindi naman ano, malayo sa pamilya. So, kumbaga, pag once na inano mo kasi, gusto mo lang kumita, tapos malayo ka sa pamilya. So, ang naano dyan mga kami is yung ano, yung alam mo yung relationship na ano yan, na medyo lumalayo mga kami. Lalo-lalo na yung lalo na lumalaki na yung ano, yung pag may anak kayo, lumalaki na yung bata. So, kumbaga, yung parental guidance ng isang ano, ng isang ama is na pumapasok na yun ng mga amay. So, yun siguro naiisip ni ano ni John Wright. At yun din ang naiisip ko mga amay kasi sa akin nung nag-abroad ako, talagang ano ko, super gamble kasi sabi ko sa sarili ko sa kailan ko pa ba ano, maiisip na yung uwi.
kung kailan uugod-ugod na ako na o may sakit na saka lang uuwi. So para masabi ko na makapag-stay ako for good sa ano, kailangan ko ng maraming ipon, gato ganyan. So sa akin, ganun ang pumapasok sa akin, mga kamay. Pero sabi ko it's about time siguro na ano na sabi ko na i-give up ko to. So dito lang ako sa Pilipinas. So ang desisyon ko is nasa level lang siya ng hindi siya very good, hindi rin siya good. Pero nasa ano lang, nasa itong good and ito lang sa ilalim. Hindi naman siya sobrang very bad kasi ang desisyon ko na ginawa is nagbunga siya ng ano, ng magandang ano, kumbaga maganda yung ano ang pag-gamble natin kasi syempre una sa lahat na blessingan tayo. So syempre umayos yung channel natin sa YouTube. Although ano, hirap ngayon. So pag-uusapan natin mamay. So na-establish ko yung channel ko. So nagiging tayo ng ano, ng maayos na revenue. Kahit papano is na nabuhay natin yung ano, yung family ko for almost ano 1 year na siguro, mahigit na ano, pares kami, wala kami, hindi kami employed ni ano ni Mrs. So hindi ako employed, kumbaga employed ako sa YouTube. So si Madam rin hindi naman siya employed kasi nga yung din ang isa sa mga ano na isang incentive o benefit sa pagsakripisyo kasi nakapag-focus siya sa pag ano, sa pag re-review. At the same time ako naman is naka ano kumbaga ako nagsusupervise kay Siana sa anak namin. Hindi man totally kasi syempre ano kami hati-hati kami ng ano ng tagito ng responsibility lalo sa akin pag gumigising ako umaga para sa kasuhin kong anak ko sa pagkain lahat. So yun ang nagiging ano ko part ko, tas ating sundo. So para atis ano syempre kasi parenthood, so matagal kami hindi ano nagkasama ng ano ng anak ko. Syempre isa yun sa mga ano kailangan ko ano gawin kasi syempre nagbi-build ako ng relationship sa anak ko kasi hindi kami ano very close kasi matagal ako na ano na nasa abroad lagi. So bilang lang yung ano pagbabakasyon ko 30 days. So hindi mo siyang basta-basta mabibuild. At the same time pag nasa abroad ka video call, hindi siya nakakapag-build ng ano. So kahit nasabihin natin na lagi kayo nag-uusap sa ano, yung attached na emotions is medyo ano iba siya kaysa dun sa personal. So ganun siya mga may. Kaya isa yun sa nag-ano sa akin na napaisip ako mamay. So nakaka-relate ako kay ano kay Jan Riot. So kahit mahirap ang buhay, kahit na alam niya na babagsak. So sinatagan sinakripisyo niya. Tapos meron naman mga kapamaranan mamay. So right now, so nag-joyride si ano si Jan Riot. Medyo maganda-ganda ng ano kitaan. Bisa sabi niya mamay sa ano sa vlog. So pag ano mo, managtrabaho ng maayos, may net siya na ano na 1718. Maganda 'yung mamay. Kung 30 days ka, halos 'yun ano. Halos aabot 'yun ng ano ng 50, 40 to 50. So not bad, pero pagod ka nga lang, pero okay lang din 'yun kaysa naman nasa malayo ka. Tapos nagbo-vlog pa siya, nagsusundot pa siya ng vlog. So double compensation kumbaga. So kaya ako mga kamay, kaya ako kumukuha ng ano ng driver's license kasi malay mo mamay 'yung ano 'yung food cart natin. Syempre iano natin din sa bayan, ikot-ikot. At the same time, kung tagang maging stagnant na siya, yung food cart, i-detach ko yung motor. So, pwede ko siya ibiyahe. So, ibig sabihin ko, pwede ko i-service from, ano, for extra income. So, kumbaga, delivery din. Kumbaga, kung sakali lang, makapasok tayo sa, ano, sa whatever na, ano, na company na, nagpo-provide ng service. So like let's say for example Food Panda, may joyride yata dito, hindi ko alam kung mayroon joyride o basta mga delivery lang yata ng food dito. So ganun siya mga may, extra income din yun habang nag-ooperate yung ano. So sarili mong oras yun talagang pinakamalaga mga may, sariling oras. At the same time nandito lang ako sa ano, sa family ko. So kasama ko yung ano yung asawa at anak ko, malapit lang kami, kumbaga within reach lang lahat. So anytime pwede umuwi, pwede ano basta pwede nga nang magsama-sama. So anytime na gugustuhin namin. So isa 'yun sa pinaka-incentive na ano na nakukuha ko din sa social media. Tapos yung ano, yung meron sa akin na gano nagtatanong. May nagtatanong sa akin na siguro may ilan-ilan na kung may plano pa ba ako mag-abroad. So sa viewers natin, tapos siyempre mga kaibigan ko kasi meron din nagana sa akin
nag-offer ng ano ng good opportunity, pero ina ko yun, parang ano ko siya naka ano, nakabinbin lang, kumbaga last resort ko siya mamay, kasi parang sa sarili ko is one decade sa pangangamuhan sa ibang bansa is parang enough na para ma-assess mo, ma-check mo yung sarili mo kung hanggang saan yung ano, yung capacity or yung ano career growth mo. So hanggang doon na lang yun. Kumbaga ang usapan niya sa pera-pera na lang. So kumbaga sahod na lang, kumbaga. Kaya iniisip ko yung pag-vlog is pwede ko naman kitain yung mamay. So kumbaga dito naman sa Pilipinas, kumangamuan ako. So I rather ano, choose sa pag-vlog mamay, kasi nga kung magpupunta ako sa Manila, kung minimums malaki na, tapos ililess mo pa yung mga expenses mo, pagkain, transportation, lahat. So parang hindi siya ano, ang makukuha mo siyang ano, makukuha mong net profit o net income sa sahod mo is parang pwede siyang makuha sa ano, sa pag-vlog o pag-YouTube mamay. So tinatantya ko rin siyempre, i-weigh muna siya. Although meron siyang ano, merong nagbibigay sa kanang opportunity dito na mag-employed, pero yun nga, syempre when it comes sa employment, pag nasa company ka, hindi mo rules yun ng company, you need to abide sa ano, sa company rules, syempre yung ano, working time, lahat, so yung proseso, lahat sa kanila. So kaya kumbaga aral na rin ako dito sa Pilipinas, kasi dito ako galing, dito ako nagtrabaho ng ano, ng halos ano din, isang dekada din mamay. So ganun siya mamay. Kaya binigyan ko naman ng time sarili kong ano, sistema, sarili kong decision, sarili kong oras. So ngayon, nag-work out siya ng bagya. Ngayon nasa alanganin tayo na sitwasyon, kasi Mayo ngayon, oh. So nung April o May, medyo humina talaga ng ano yung kitaan dito or revenue dito sa YouTube, pero ako mamay, normal lang 'yan. So dadaan talaga sana sa butas ng karayong ano, ang isang individual. So hindi naman siguro ibibigay yan sa isang tao kung hindi makakaya. At the same time, kailangan mo lang talaga yan ng labanan. So ganun siya, don't give up, kumbaga ano. Kumbaga sa akin, ano ko na lang sa just sa kumbaga analogy, just sa basketball game na may ano, may time talaga na lagi kang panalo, di ba? So may time na matatalo ka, pero yung pagkatalo na yun just sa ano, charge to experience para pag-igihan mo next time around, para hindi ka na matalo, and then para ma-bring home mo ang bacon. So ganun lang yun sa buhay mamay. So kaya lahat ng ano, ng mga kapwa ko na ano, small YouTuber, mga vloggers na monetize, yun nga, meron ako nakikita na gusto na mag-give up, meron ng ano, tumigil na, meron talagang wala na, talagang sing, ano, yung pinabayaan ng channel. So marami mamay. So kumaga naano sila nung nakita nila na bagsakan talaga, sin wala nang ano, nanonood sa kanila. So talagang super tigil na sila. So parang ayaw nila maglaan ng oras para at least buhayin yung kanilang channel. So kumbaga nagganon lang sila, nagtrabaho na lang. So bumalik sila sa pangamuhan. So although ano talaga, very risky talagang pagpasok sa ano, sa SOCMED, lalo na sa YouTube. So pero ako, kumbaga chin-up lang mamay. So darating ano, ang sabi ko nga sa sarili ko, darating ano din ang ano, ang panahon na yan, na lalakas tayo mamay. So kumbaga ito sa challenge tan talaga. So very, yung challenge ito is very challenging sa akin. So hindi lang sa akin, sa iba din na ano, na nagbo-vlog pa until now. So yung ano, yung talagang kahit na may nang views, tuloy-tuloy talaga mamay. So isa diyan sa example ko si ano, si Katuba Official, kahit na sobrang hina, yan, tuloy-tuloy pa rin. Si sino pa ba? Maraming mamay, maraming ano, natuloy diyan na ano, kahit na mahina ang views. So syempre pag may nang views, may na din ang revenue. So kumbaga ako sa ano, sa akin, may na din ako yung views natin, bagsakan talaga pati yung revenue. Syempre may meron akong nire-reach. Every vlogger mga may meron siyang ano, objective or ini-aims kada buwan. Lalo-lalo na ako mga may meron akong self challenge, tapos yung pag hindi ko na-reach yung self challenge, yung second option is yung ano, pang-budget ko monthly para ma-sustain ko yung
nandito lang ako sa ano, sa within the area lang ako sa ano, sa family ko. So kasi pag once na nagtuloy-tuloy siya mga kamay, ay that's the time na ano, pwedeng ano, yung sinasabi kong option sa inyo na last resort is baka pwede kong kagatin yun na mangamuan ako abroad or locally. So kung hindi siya mag-workout lahat ng ano, naka-plano ko mga kamay. So hopefully yung ano, yung YouTube sa kahit papaano ma-sustain ko lang yung ano, yung iniisip ko na monthly budget, kahit na yung self challenge ko na yung 800 na tas pag nakagraduate ako isa hindi ko siya ma-reach, basta ma-reach ko lang yung ano budget, eh malaking tulong na po yun sa akin kasi matutulungan ko si Madam RN. At the same time, yun nga, sabi ko sa inyo, nandito ako, tapos yung panag-cooperate na si ano, yung food cart natin, at is additional yan plus monthly budget, maganda-ganda pong ano natin. Medyo sa akin lang ang tansya ko lang is medyo magiging ano, maaluwa ng konti kasi syempre sa akin ko si YouTube, may mapix ko yung ano, yung monthly budget plus kung may ano tayo, profit tayo sa food cart. At the same time, sa ni Madam Mare, pag kinumbayin po yan, medyo nasa ano kami, medyo maayos ayos na ano na sitwasyon. Hindi sobrang laki na ginawa, kumbaga kumpara sa ngayon, talagang hirap. Kumbaga pinaka primary source of income ngayon is si Madam Arena, si Mrs. Hindi na ako nagiging secondary na lang mga may kasi nga hindi natin alam yung ano, yung bugsuan ng ano, ng takbuhan sa revenue sa pag-vlog mga may. So yung iba, swerte lang talaga yung iba kasi na-establish nila at na may maintain nila yung revenue. Kaya sana ano nila magtuloy-tuloy yan, ma-maintain nila. At syempre, ini-expect din natin sa sarili natin na bumalik sa atin kahit papano yung ano natin, yung signal or maayos na kita dito sa YouTube para at least yun nga, maging ano tayo, maging sustainable at ma-maintain natin yung ano, yung nangyayari dito na which is ako para sa akin mga may one of the best benefits na nakuha ko dito sa ano, sa dito sa decision ko is yun nga, nandito ako sa family ko na pag yun nga, nasasama ko si Mrs. tapos nakapagsilbi ako, yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati sa syempre nasa abroad ako, nagagawa ko ngayon. So yun nga, yun ang pinaka best benefits na ano na nakukuha ko talaga. Talaga best incentive apart dun sa revenue. So pag mahina ang revenue natin, yung best benefits na makukuha ko baka ma-outcast yan kasi syempre mapapalayo naman ako sa kanila. So syempre hindi natin ano yun, hahayaan mga may gagawa at gagawa ko ng paraan mga may na man siya, may maintain siya at syempre mapagsilbihan natin sila na yung pamilya ko tapos yung anak ko syempre at syempre nagdadalaga ng mga may. So kailangan natin ano kahit papaano yung guide natin is nandyan. So para ano, para at least ano within na ano siya, within the core ng ano, within the ano ba, sa family ba. So hindi siya ma-deril kung saan-saan. So meron laging ano, parental guidance sa amin. So yun. Kaya sana. Yan. Sana. So nandun lang sa taas na ano, nakakalam. So kaya lagi ako nag-ano mga amin. Lagi tayo nagdadasal. So araw-araw yan. Problema man yan. Blessings man yan. O ano. Lagi tayo nagdadasal mga amin. Nagpapasalamat tayo. Kasi yan. Mga yan is binibigay sa atin para nga, good or bad. So experience yan na kailangan natin ano, yun nga, lagpasan. So tapos at ipagpasalamat natin lagi. So ganun po siya mga kamay. Ganun ko siya tinitreat kasi nag-matured na tayo mga kamay. Nag-matured na. So iba na yung ano natin, yung ano, yung mindset natin when it comes sa mga ganyan ano. So ganun talaga siguro mga kamay. So sa mga bata diyan, yung iba matured na rin, yung bata pa lang matured na mag-isip. So, yung iba naman, bata pa, hindi pa nila naisip mga gitong bagay. So, darating ang time mga kamay. Baka, na ganito rin na magiging mindset nyo na very optimistic lang. Kahit na down, pessimistic na ano, ang sitwasyon, nagiging, it turned out to be na nagiging optimistic pa sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay. So, yun lang mga kamay. Lagi natin pagpasalamat mga kamay na ang pinaka best gift ever is yung buhay na binigay sa atin. Yun lang mga may kasi may ano, may maraming chance tayo na ano na magagawa. Kaya tiwala lang at
lagi magpapasalamat mga kamay sa taas. So yun mga kamay. At sabi nga ni Bidogs mga kamay, nagkwento na naman ako. Abahan nyo po yung panonood ng vlogs natin and don't skip ads. At see you po sa next vlog po natin mga kakamay.